Kung saan si Mystica, nandoon kami ng mga. Pero hindi kami kakilangan niya noon. Kasi siya nasa States, nandoon kami si Baba. But now, nakapalit na. Siya ngayon nasa itaas na. At ang kanyang ginagalawang dating ngayon ay pwede bang sabihin kung ikaw ngayon ay maka-Diyos, maka-tao at makakaligtasan? Yes, sir. Siya po ay isang born na intuition. At yung kanyang pinanggalingan noon, nakagaya ng pinanggalingan din natin lahat, ang malaki ang pagbabago sa ating personalidad. Kaya nga, nung magkita kami ni Mystica sa radio program, nakikinig ako sa kanyang pahayag doon sa kanilang radio program ni Kajubi, ay napakaganda po na kanyang istorya ang sabi namin. Hindi namin siya titigilan, hanggang din natin na hindi na siya dito. Na magpahayag ng kanyang sarili. Kaya nga, hindi lang ito ngayon ang katapusan o pisa lang ito ng ating pag-iparugnayan kay Mystica. At marami nang tatanong ano daw yung tunay ng pangalan mo, Mystica. Okay, for your information po, ang totoo kong pangalan ay Ruby Rose Villanueva. Kaya po Ruby dahil 1968, kumuha daw po yung Ruby Tower. Tama po ba? 1968. Kung bakit din daw Rose, kasi sabi po ng mami ko, nung pinanganak daw po ako, maliit daw po ako, napaka-cute ko daw po, parang rosas. Okay, I'd like to take this opportunity nga po pala na to thank them at sa wakas nakatabi ko na po ang ating napaka-gwapo at napaka-powerful. Nagulat po ako. Sabi po niya, ito lang daw po ang pinapitay niya. At sabi din niya, guys, huwag naman po ako isunod. Mga kaibigan, Attorney Villar, palapakan naman po. It's been an honor to be with us po. Kapag nagsalita si Mystica, pakinggan niyo sa radio sa susunod na pagkakataon. Again, we would like to tell you na henceforth, na-announce na namin ito last month, na ang ID po natin ay isa lang ang pepema. Attorney Jose Marval Villegas Jr. Wala nang ibang pepema, not even ask or sign, for an MBA po Attorney Villegas, yung mga ID natin yan. Siya lang. At kung sino man sa inyong taga-provincia lang sasabing sila ay may authority, higian ninyo sila ng authority kagaya ng binibigyan ninyo kanina ang pinagpipirma ni Atty. Villegas na authority para lahat tayo ay magkaisa. Kasi manakaroon tayo ng maraming problema noon dahil sa kanya-kanyang lakad. Ngayon, bago na. And we are now being controlled by the DILG. Hindi na tayo pwede gumawa sa sarili nating programa. Sapagkat ang DILG is now controlling the city government, the rural government na i-accredit lahat ng NGOs na magsusuporta sa atin itong mga kasamahan sa probinsya. Kaya nga yung mga mamimiyero sa media, si Mystica ay na-appoint na ni Attorney Villegas na senior consultant on media affairs nationwide. And Junior Crime Watch Metro Manila. Kaya palakpakan po natin ang ating parang. And we would like also to announce with Attorney Villegas permission yung ating Better Glow unit ay magiging kabahagi na sapagkat baka next week magpuntahan na rin ang MOA with Better Glow. And we also would like to invite our Norwegian members to become a part of the CCW. Siya po ay magiging kasama natin, OFW consultant. Mr. Johnny Jensen will become our OF, Overseas Filipino Workers Consultant in the Philippines and abroad. Salamat po. 10 minutes from now, you will have your own taking with Attorney Villegas. Instant. Whether you like it or not, you are now a member of the Citizens Crime Watch, OFW Consultant. So, ganun tayo kadali makuha ng mga miyembro eh. Sa pilitan. By force? By force of circumstances. Nasabihin po natin yung hapon natin pong barisatan people sa kanya. Chairman, ay magbibigay sa atin ng some announcements, ladies and gentlemen.
very important announcement, si Kaloy Balbag. Malapit na maging pastor ito. May church na ito sa Batangas, kaya malaki na kanyang pa. Ang kanyang church na. Brother Kaloy Balbag. Maraming salamat, Bishop Alex Toño and Attorney Jose Malvar Villegas. Siyempre, sa mga member and officers and regional, provincial and city chairman ng Citizens Skywalks and other non-government organization and also kay Mystica. Noong last week, one of the awardee po siya sa SM Santa Mesa ng Balikatan People's Alliance activities. So, ngayon, nandito ako para imbitahan po kayo. Kasi ito'y kapatid din po ninyo na municipal chairman ng Citizens Crime Watch Municipality of Rizal, Laguna. Meron palang Rizal na munisipyo. Akala ko yung Rizal doon sa Binangunan, okay, Montalban. So, one time nakarating po ako doon at napakadaling kausap. Kasi kapatid nga natin eh, no? Sa organization. At matindi ang kanyang nakalaban. Kumbaga sa ano eh, tinali. No? Yung mga veteranong mayor ng municipality of Rizal na ang mayor ngayon ay isang CCW, walang iba kundi si Mayor Antonino A. Aurelio. So, sa katapusan, netong Mayo, May 31st o May 31, Tuesday po yan. Kung may time po kayo, makarating kayo. Ito'y katabi lamang na San Pablo City. No, San Pablo City. No? At the best na daan na dito, sa Santo Tomas. Then after Santo Tomas, Alaminos. Then San Pablo City. Then papasok na po yung municipality of Rizal. At napaganda po ng lugar na yon. Meron po sila doon parang mini Mount Araano. Yung ano ba sa Bataan? Mount Samat. Di ba? So meron po silang dinedevelop na mini Mount Samat. Mount Samat. Di ba? So meron po silang dinedevelop na mini Mount Samat. Yung po yung tinatawag na kayak landing. Noong panahon po raw ng hapon, doon po raw nag-landing yung aeroplano ng Amerikano doon sa bundok. Makikita nyo, mayroong patag na bundok po doon. So, sa May 31st, ang magiging activities po natin doon, for the first time, ha, sa probinsya ng Laguna, ang kanyang kanyang munisipyo ang naging pilot project natin para ma-implement itong Special Drug Education Center or SDEC. Ito po ay mandated 2002 pa. 2002, yun yun eh, 2011 na. Ibig sabihin eh, almost 9 years, no? Na hindi na-implement sa provision nila ang batas na ito. At siya po ay pagka-meeting lang namin ng isang oras. Oro mismo, pinirmahan niya kagad yung executive order na proforma na ginawa namin at meron naman sila laptop doon. So pagka-print kagad doon, pirma kagad. Then, natutuwa siya dahil ang opisina ng PAGCOR ay si chairman. Nag-iat, inimbitahan natin, makakasama niyo po yan. At ang sekretary ng DIMG, Sekretary Robredo, ay inimbitahan din natin. At ang DSWD, si Secretary Ding Soliman, inimbitahan rin natin. At ang Sekretary ng Dangerous Drugs Board, si Secretary Villar, under the Office of the President, and the Philippine Drug Enforcement Agency, ay invited din po natin. So,
masaya ho tayo doon. Kumbaga sa maliit na bayan, pero pasasayahin ng Citizens Crime Watch at ng Balikatan and other nakalinkages po sa atin. And mag-promote na bilang provincial chairman ng Crime Watch. At ang mga kasama ko natin doon sa May 31st ay 31 mayor ng Laguna. So, nandiyan yung pagsangan. Yung kasawa ni Governor Iyar, there's ito George Trigan. Si George Trigan din po ay sure na darating kasi siya rin po yung nakausap namin na natutuwa siya. At meron na pong programa na batas na hindi na ipapabatas ng mga dating niyang mga tinalo na governor. Eh matindi ho yung kanyang tinalo governor doon, di ba? O si Lina, Joey Lina, dating senador yan, dating secretary, dating governor din. At saka yung dating governor doon na anak, si Governor Lazaro. So, bigyan ko lang po kayo ng ilang punto tungkol po dito sa Special Drug Education Center. Ito po ay buong Pilipinas. Kung kayo may probinsya, kung kaibigan niyo yung mayor o kaya yung governor, bigyan niyo na sa akin yung pangalan ng mayor o kaya ng governor, i-email ko lang sa inyo yan, o kaya mag-email mo kayo sa akin, o kaya buksan niyo po yung Facebook ko, yung pangalan ko lang po, Louie Balbago. Louie Balbago, then send nyo na sa akin kung ano yung mga pangalan na yun. Yung aking password, bibigay ko na rin sa inyo, Bylosis. Louie Balbago, at yan po ay email at saka yung Facebook. So, yung beach resort po namin sa Matabungkay, makikita nyo rin kung gaano maganda. Pwede kayong kumain sa gitna ng dagat, pwede kayong magluto, kasi meron kami doon cottages na nakalagay sa magkakadoktong ng mga kawayan, bansa. So, kung gusto niyo sa malayo kayo. No? So, isend nyo na sa aking email, then mag-response ako sa inyo, nandun na rin yung pirma ko, at saka yung sulat, at saka yung provision doon sa batas, no? Yung Under the Provision of Dangerous Drugs Act 2002, Republic Act 9165 of Article 4, Section 46, concerned agencies shall establish in each of its provincial offices and cities a special drug education center for out-of-school youth and their family. Ibig sabihin ito, ito ay para sa kapanganan ng mga hindi nakapag-aral at sa mga magulang na hindi kayang mapag-aral ng kanilang anak dahil may budget po dito. Sa patrol, ayon sa pataas, nakalagay po dyan unlimited budget. Then doon sa kanilang munisipyo or provincial or city, meron po silang nakalaan dyan na 20% na budget. Kung i-implement po nila yan, no? In the component cities and municipalities within its geographical coverage, however, highly urbanized and non-component cities shall be encouraged to establish their own special drug education center to carry out an effective drug education prevention center. Kaya po tayo nakakapasok sa mga school, universities, elementary and secondary dahil dito sa batas na ito. No? The Special Drug Education Center may be established through any of the following manner. As part of existing facilities of any government organization or non-government organization. Civic, labor, or religious organization. Religious organization at saka civic or labor. Ibig sabihin, kahit na hindi ka pala taga-gobyerno, ikaw ay mayroong simbahan, o kaya meron kang organization, o meron kang CCW, o meron kang labor sector, ay pwede kang magtayo ng Special Drug Education Center.